Itinodo na ni Bea ang paglakwatsa sa probinsya na may non-stop saya. Tara na sa Amazing Zambales! Brillante ng lupasan mo ako dinala! Ano yung mga naririnig ko? Parang mga mulawin. Bumalik na sila? Hindi ako na-inform! Ay, baka naman may show lang. Nod tayo. Nandito rin sa resort and activity place ng isang bird park na pinagbibidahan ng mga kalahati kong mulawin. Este, mga kaibigan nating ibon na may iba't ibang lahi, laki at ugali. Hindi lang sa performance, nagpapakitang gila sa mga ibon. Kasali rin sila sa pag-games katulad ng pabilisang pagsasali ng pagkain sa lalagyan. Pero hindi lang entertainment ang nais ibahagi ng bird show. Kung di pati ang mensaheng dapat alagaan natin ang feathered friends. These birds are critically endangered due to the destruction of their habitats, and the reason why Ben is here is to ask one favor from us, and that is to protect them by doing the three R's: reduce, reuse, and recycle. Is that right, Bendy? Para makabonding sila, sumali na din ako. Hola! Sobrang entertaining ng show, pero ang different dito is informative din siya. Bawat bird na nilalabas nila, bawat bird na pinapakita nila, sinasabi nila na endangered na, na ito nakikita lang sa Philippines. And it's good na malaman ng mga tao kasi ang gaganda nila, na dito na-appreciate natin yung ganda nila, dito natin na-realize na kailangan nating pangalagaan yung environment para maparami pa sila and para mas humaba pa yung buhay nila dito. Aba, brilyante ng kabusugan. Para nakaka-intriga tong next na dinalhan mo sa akin, na. Sa butola naman ako dinala ng aking brilyante. Dito, delicacy and dried seaweed na sinasangkap sa iba't ibang food dumps, gaya ng seaweed pandesal. Sa paggawa nito, present ang mga sangkap ng pandesal, kasama ang extra flavor nitong kamote. Sumunod ang seaweed puree na pagkatapos hugasan at ibabad overnight, ay inilagay sa food processor. Ang gagawin po natin ngayon ay kamote pandesal with seaweeds. Kamote pandesal, parang okay-okay pa, parang okay, sige. May seaweed, huh? Good. Una po muna nating ilalagay yung mga wet ingredients. Nag-start po kami na para ma-lessen po yung cost ng flour. Naisip po namin na magdagdag ng seaweeds. Bukod po sa health benefits din ng seaweeds, nagiging mas malambot din yung tinapay. Okay. Mayaman sa antioxidant at iodine ang seaweed, kaya wala man itong matapang na lasa, winner pa rin ipanghalo sa mga pagkain. Sa ngayon, nagde-deliver kami every week sa provincial hospital. Inihahalo ito sa mga harina. Mula sa hiniwang dough, kailangan itong irolyo pahaba para mahiwa sa pandesal. Diba nakaganyan na siya, pero kailangan niya pang umalsa. At para mangyari yun, kailangan doon natin mag-antay ng 3 hours. Ito na ang ating pandesal na meron din siyang, di ba ito gawa sa seaweed? Meron pa silang isang product dito na gawa rin sa seaweed. Hindi siya masyadong bagay sa pandesal, pero gusto ko siyang tikman. Tadaan! O, diba? Thank you! Ito ang kanilang seaweed wine. O, diba? Ang white wine na ito na hinaluan ng seaweed ang isa pang pambatong produkto ng butolan sa halagang 400 pesos. Masarap kahit walang palaman. Masarap to sa kape. Tapos wala siyang hint ng seaweed. Pero sobrang fluffy, sobrang lambot. Mas malasa siya, feeling ko, dahil dun sa kamote, hindi siya mahangin. Ito na. Kanina pa kasi ako na-intriga dito. Ito na ang ating seaweed wine. Ang bango. Wala siyang
guhit sa lalamunan, matamis na maasim, parang pagmamahal, muna sa matamis, tapos biglang mag-mangangasing na kayo, tapos biglang, peche, kaganong beta, kaganong ka na, charot. Ay, hindi ah, ako lagi matamis. Cheers! Salamat sa ibinigay sa aking mga brilyante. Aking nadiskubre ang pamamasyal na siksik sa saya, sarap at diskarte.